everyone! Summer feels na rin ba kayo? Ramdam na ramdam nyo na ba yung init? So, kayo din ba ay nagpaplano na ng outing or ng kaunting bakasyon ng buong pamilya or buong barkada? Yung talagang malaki ang grupo. So, this video po is for you. Dahil sa video po na ito, isinama po namin yung aming mga employees, aming maliit na negosyo. Para naman syempre, di ba, after ng hard work, and then ito na rin yung aming pasasalamat sa kanila dahil talaga sa may pagtsatsaga at sipag nila sa may trabaho. Dahil hindi pa namin kaya at pinag-iipunan pa lang namin silang dalhin sa may Boracay, dito na lang muna tayo sa may Little Boracay ng Calatagan, Batangas. So ngayon pa lang sasabihin ko na kaagad sa inyo yung nakuha naming van. Good for 10 packs na yun, ha? Actually, 14 nga yung cash sa may van kasi malaki talaga. Nakuha lang namin siya ng 5,000 pesos. So yes, di ba? Super mura yung 5,000 pesos kahit saan kayo galing sa Metro Manila going here sa Calatagan, Batangas. Kasi usually, kahit sa mga Facebook page, talaga nagre-range siya ng 7,000 to 8,000. Kung gusto nyong malaman kung ano yung number nila, syempre tapusin nyo itong video na to. And ano nga po ba i-expect ninyo once nandito na kayo? Lahat po yan ipapakita namin sa inyo. Ako po si Mel, at sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe at hit nyo na rin pang notification bell para updated po kayo sa lahat po ng videos na aming gagawin. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no... Good morning everyone! Yes, papunta po tayo ng Calatagan, Batangas. Pero syempre, hindi tayo pwedeng hindi huminto dito sa may famous spot na to. Nandito tayo sa may Kailan Tunnel! Yes, so saan nakikita yun, diba? Talagang sikat na sikat itong lugar na to, lalo na sa mga riders. So, bago tayo pumunta sa may Calatagan, Batangas, syempre mag-picture taking muna tayo dito. So guys, tapos na tayo mag-picture! So nakikita nyo naman, di ba, kung gano'ng karami yung tao. So gano'n yung sistema dito. Kapag dadaan kayo, kailangan yung bumusina para yung mga magpipictures malalaman nila para tumabi sila. Sobrang bait nung driver namin. So para na rin kami nag-day tour. Kasi tignan nyo, hininto niya pa kami dito sa may view deck. So ang ganda guys, oh, hindi ko alam na meron palang ganitong kagandang lugar dito sa may Batangas. Hindi na rin pala ng tubig dito. So may entrance kung gusto ninyong bumaba doon sa may pinakaibaba at maligo. Ang linaw ng tubig guys, so 30 pesos lang. And then may iba't ibang resort din siya. So ayan, ito yung mga kasama ko guys. Ayan, yan ang team Bako. Hoy, alam nyo na, i-share nyo to ha, para makabawi man lang tayo. Charot! Mabawi man lang namin yung pangbayad sa van. Charot! So, ayun lang. So, i-update namin kayo kapag nandoon na talaga kami sa may Calatagan. At diba, parang na kami nagde-day tour. Kasi hinihinto kami ni Kuya sa mga may mga magagandang view. Look, guys! Dito na po kami sa may Calatagan Public Market kasi dito yung ating meet up sa ating organizer. So ito yung van namin. So yes guys, that's only 5,000 pesos lang. And then yung cottage naman na nakuha natin ay 4,500 pesos lang. Good for 10 na siya. Kapag ka mag-a-add kayo ng isa pang tao or dalawa, add lang kayo ng 450 pesos per pax. Finally, nandito na tayo. So, sinundo na tayo ng pinaka-organizer natin. And then, pumasok tayo dito sa may resort, yung Hava Resort. So, may babayaran pa pala kayo, ha, pagpasok dito. So, una, meron siyang entrance fee na 50 pesos each. And then, meron pa siyang ecological fee na 30 pesos each. So, parang 80 pesos each yung babayaran ninyo. And meron pang parking fee na 100 pesos. So, ayun lang. So, baka akala nyo, libre na pagpunta nyo rito. So, isama nyo yun sa computation ninyo. So, tara, let's! Ngayon naman, hintayin na natin yung pinakabalsa na sasakyan natin, yung pinaka-floating cottage. And then, later on, ipapakita namin sa inyo kung ano po ba yung mga activities na gagawin doon, kung saan po ba tayo mga pupunta, and sulit ba talaga lahat ng binayaran natin. So, tara, let's! Ayan
guys, meron muna rito mga registration area. And then, ito na yung mga sasakyan natin. So, ito na yung mga floating cottages. So, sana yung mapunta sa atin yung merong parang second floor, no? Para mas ma-enjoy natin yung view. So, guys, ito na yung ating balsa. So, yan, excited ka ba, Buntis? So, ito na yung balsa natin. Ito, oh, meron kaming second floor here. Apat lang daw yung pwede ditong umakyat habang umaandar. So, tignan natin. So, ito siya, guys. Alam nyo, guys. Sa tagal ko na, o sa tagal na namin nagta-travel, first time lang namin itong ma-experience. Kasi nga siguro, sign of aging talaga. Na parang ayoko na talaga ng mga mahabaang land transfer. So ayoko na ng mga biyaheng via land katulad nito, parang umabot ng 4 and a half hours yung biyahe. Samantalang for example, 'di ba yung Boracay, parang 40 minutes lang yung eroplano. Tapos yung imagine niyo naman kapag pupunta ng Bangkok, Thailand, parang 3 and a half hours lang. Kasi ito via land, Diyos ko, 4 and a half hours. Super nakakainip and ang sakit talaga sa puwet. Yun lang. So hindi ko alam yung mga pupuntahan. And then kung ano yung mga expect natin. So kumbaga, lahat ito first time kong ma-experience and magbibigay ako ng honest review kung talaga bang worth it na pumunta dito or kung pwede naman, kung konti lang naman yung difference, eh mag-Boracay na lang talaga kasi medyo malaki-laki rin naman yung binayaran natin. So let's see mamaya kapag ka nag-compute tayo. Guys, today is Monday, Thursday. So, super holiday. Nakita nyo ba kung gano'ng karaming floating cottages yung nandito? As in, super dami. And then, ang totoo ha, I have no expectations dito sa may lugar. Pati yung tubig, hindi ko in-expect kung malinaw ba siya o hindi. Pero surprisingly, malinaw siya, guys. Ayan o, kitang-kita nyo. So, ayan, malinaw din naman siya. And then, mababaw. Kaya pwedeng-pwede talaga mag-swimming. Pero grabe guys, ang daming tao. As in, ito pa sa likod. Look! So, ayan. So, in fairness, so far so good. Okay naman. Mukhang masarap naman mag-swimming kasi nga, mababaw. And then guys, tignan nyo, may mga maliliit na isda. Hindi lang dito nakikita. Ayan na, may mga maliliit na isda rin dito. Ay! O diba? Umaandar daw. Ito yung sandbar. Pero dahil nga high tide, ayan. Hindi natin makita yung sandbar na talagang nakalitaw. Pero ayun ang babaw niya. Lalo na dun sa may kabilang part. Tignan natin ha. Ikot tayo doon. O ayun si Buntis ko. Tignan yung si Buntis. So ikot tayo rito sa kabila. Ay! Wait lang. Actually malinaw yung tubig ha. Hindi ko ina-expect na ganun. Eto o. Kitang-kita niyo yung sandbar dito. Look. O diba? Nakikita niyo ba? Eto o. Mas mababaw. Tapos ito, puting-puti yung makikita ninyo na buhangin dito. So, ito yung pinaka-sandbar. Ayan, upo tayo. So, ito yung pinaka-sandbar, guys. Ayan, yung kanyang buhangin. Hindi siya puro. Parang meron siya mga pebbles-pebbles. Ba tawag doon? Ayan, o. So, pero okay naman. Maganda din naman. Yung behind the scene nila kung paano sila mag-photoshoot. So, sobrang natutuwa kami kasi syempre, di ba, ginawa talaga namin to para ma-treat talaga sila kasi syempre, alam naman namin yung sacrifices nila sa may trabaho doon sa aming munting negosyo. Kaya talagang tuwang-tuwa kami pag nakikita namin silang ganyang kasaya tapos excited. And then, ayan, yung iba sa kanila, sinasabi nila, first time daw nilang mag-out of town. So, sana dumating yung pagkakataon na kaya na rin natin silang dali sa Boracay o kung saan man, diba? So, sa ngayon, ito pa lang yung kaya. So, ang importante na i-enjoy nila. And then, kahit pa paano, papa-experience natin sa kanila kung paano mag-enjoy after ng trabaho. Ayan sila, guys. Iba nakakatuwa. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on.
Tingnan nyo, oh. Ice cream, tapos nasa may bangka. And then, lahat ng balsa, iniiputan nila kasi baka may bumili or nag-aalok sila. So, ganyan. Nakakatuwa. In fairness. Lipad na daw tayo ng location. Ang susunod daw natin ay Starfish Island. Starfish Island ba? Starfish Island. So, yun. Your child, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday, wake up time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you brokenhearted. You don't need nobody else. Everyone knows you're doing well. Guys, second stop. So, hindi pa pala tayo doon sa may starfish. Nandito muna tayo sa may pinaka-snorkeling area. So, dito daw, malalim talaga. So, dito may mga corals dito. Ayan. And then, merong mga maliliit din na isda. So, sabi ko kuya, pwede daw dito magpakain ng isda. Pero wala naman. Naghagis ako ng kanin. Wala naman. So, dito, may enjoy nyo kapag ka swimmer talaga kayo. Kasi malalim dito, makakalakoy talaga kayo. And then, kung meron tayong snorkeling gear, yung goggles, makikita nyo rin yung mga corals dito sa mga. Actually, dito pa lang, makikita nyo. Not a worry in the world, you ain't scared of nothing. You a boss kind of girl, you got all you wanted. Earned yourself a quick break in the morning. If someone tells you what the wise, give a morning. So guys, dahil ayokong lumusong, dahil hindi naman ako marunong lumangoy, meron mo nang papalit sa akin. So, eto na nga guys, so, meron kami ni starfish doon. Meron akong nakuha ngayon dito. So, hindi siya pwedeng itaas sa tubig kasi mamatay. Kaya, mabilisan lang. Kaya, then, ibabalik ko din siya. Look at your eyes and I know I found who I'm. So, dito na tayo sa ating last stop. Eto na yung Little Boracay. So, ayun, di ba sinabi ko sa inyo, magpupunta tayo sa isang lugar. Kanina na-enjoy ko siya kasi wala akong expectations. Pero, kapag ka kasi sinabi mo na kasi, dinikit mo na yung salita sa isang lugar, kaya na, dyan na magsisimula yung expectations. So, hindi ko kasi siya pakitaan why it is called Little Boracay. As in, wala akong makitang similarities. Aside na parehong meron silang dagat. Yun lang. Kasi makita nyo guys, so talagang puno-puno na tayo ng floating cottages. And then, wala naman ako nakikita ang white sand beach. So, yun lang. Siguro kung hindi nila itong pinangalanan ng Little Boracay, okay na rin sa akin. Baka mas okay siya sa akin. Pero siguro nga, marketing strategy. Siguro ganun. Pero ako kasi hindi ako fan nung ganun eh. For example, Boracay of the East, or Valley of the Philippines, or ganito o ganyan. Ayoko nung ganun. Gusto ko nakikilala yung isang lugar sa sarili niyang pangalan. So anyways, recap na tayo. Magkano ba yung nagastos per head? So yung van namin is 5,000 pesos. Sampu kami. So that's 500 pesos. Ito namang cottages na pinapaupahan dito ay 4,500. So, 10 din kami. So, that's 450. So, 950 plus may 50 pesos na entrance fee plus 30 pesos na ecological fee. So, all in all, ang magagastos nyo per head ay 1,030 pesos. Wala pa po yung pagkain. So, sulit ba siya? Kung ito yung first time ninyo mag-outing and you have very limited time, yes, sulit naman siya. Pero kung meron naman kayong extra budget, to be honest ha, mas marami pa kayong mararating na mas maganda kaysa dito. For example, yung Boracay na talaga, minsan naman kasi nagkakaroon niya ng piece of air. Yung piece of air niya parang mga nasa may 1,700, 1,800. Totoong Boracay na. So, ayun lang po. So, kung base experience namin, yes, pwede na rin. I-try nyo once. Lalo na nga kung talagang kating-katina talaga kayong mag-outing at wala kayong ibang pwede pang puntahan sa ngayon. So, ito yun. Pero yun nga, ganito karami talaga yung tao. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood ninyo. For this video, syempre, gaya na pinangako ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo kung ano yung number nung inarkilahan namin na van na super mura. So, ito yung number niya. So, just in case gusto nyo rin mag-book para mas mapamura kayo, i-contact nyo lang po siya. Ito po yung number. And magkita kita po rin tayo sa susunod naming travel vlogs.
pag out of the country na po ulit tayo, kung saan kami pupunta, secret po muna yan. Hanggang sa muli, bye everyone! I see the way you're winning. You got something that inspires everyone who's lost their vision. You got something that everyone is